Sandali lang naman. Madaling-madali, Rowan. Excited ka na naman masyadong makita maganda mong kaibigan eh, no? Singhal ni Hyacinth na sarili niya ang pinupunto. Nasa isang garden restaurant na kasi ang dalawang kaibigan ni Hyacinth na sina Rowan at Albert para magkita-kita silang magtutropa. At ngayon ay ka-video call ni Hyacinth ang mga ito habang nasa kotse siya at nagmamaneho. Wow! Lakas naman ang loob mong sabihin yan! Eh, magkamukha lang naman kayo nung aso ni Albert na bulldog! Kontra ni Rowan na binanggit pa ang aso ng isa nilang kaibigan na kasama na niya ngayon sa restaurant. Dinamay mo talaga yung aso ko, pre. Nakaka-offend yun sa part ng aso ko na i-compare mo kay Hyacinth. Biro naman ni Albert. Ito talaga ang hilig nila, ang asarin ng asarin si Hyacinth. Hindi naman napipikon si Hyacinth dahil sanay na siya sa mga ito at kahit siya ay mahilig din mang-asar sa mga ito. Grabe kayo sa akin, ha? Wala man lang support? Parang di kayo mga kaibigan? Reklamo ni Hyacinth dahilan para pagtawanan siya ng dalawa niyang kaibigan. Bilisan mo na kasi. Dapat mauna ka dito kay Johans. Punto ni Rowan na binanggit pa ang isa nilang kaibigan na katulad ni Hyacinth ay hindi pa rin nakakarating sa restaurant. Yun naman palang dahilan. Huwag kayong mag-alala. Siya palaging late sa atin simula high school, di ba? Kaya for sure, mauuna pa ako makakarating dyan. Paninigurado pa ni Hyacinth. E ano naman pala kung si Johans ang mauna? Dagdag na tanong ni Hyacinth na sa kalsada ang kanyang tingin habang nagmamaneho. Para siya magbayad mga kakainin natin. Ganon tayo dati, di ba? Kung sino ang huling dumating, siyang magbabayad. Sa pagkakataong ito ay si Albert na ang sumagot kay Hyacinth. Napatango-tango naman si Hyacinth at sumilay pa ang tipid ng ngiti dahil doon na mukhang nagustuhan niya ang ideya ng dalawa. Oh, kaya pala. Sige, G ako dyan. Pagpayag ni Hyacinth sa plano ng dalawa. Kaya silang apat na magkakaibigan ay makikita-kita ngayon dahil kakauwi lang ng kaibigan nilang si Johans galing sa apat na buwan itong pagtatrabaho sa barko bilang kapitan. Kaya bilisan mo na dyan para makakain tayo ng marami. Punto pa ni Rowan. Masarap pa naman ang libre. Gatong naman ni Albert dahilan para mapatawa si Hyacinth. Oo na, ito na, binibilisan ko na nga eh. Hinahanap ko pa kasi yung bahay na pinapapuntahan sa akin ni Mommy para pick upin yung order niya. Paliwanag ni Hyacinth na panay ang lingon sa magkabilang sulok habang nagmamaneho para hanapin ang bahay na inorderan ng nanay niya. Hintayin niyo lang ako dyan. Bye! Dagdag ni Hyacinth na mabilis niyang inand ang video call at hindi na hinintay ang sasabihin ng mga kaibigan niya. Oh my God! May nabangga ako! Kaso, hindi napansin ni Hyacinth ang tao sa may gilid nung sandaling pinapatay niya ang video call dahilan para masagi ito ng sasakyan niya't natumba ang taong tinamaan niya. Napasigaw si Hyacinth sa gulat dahil sa nangyari na mabilis din naman niyang hininto ang sasakyan niya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas ng kotse niya para puntahan ang taong nabangga niya. Habang tumatakbo si Hyacinth ay nakita niyang nakaupo pa sa kalsada ang nabangga niya habang iniinta nito ang tinamaan ni Hyacinth sa kanya. OMG! Kuya, sorry! Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kasi kayo kaagad napansin eh. Sorry po. Mabilis na paghingi ni Hyacinth ng tawad nung sandaling nakalapit na siya sa lalaki. Napansin ni Hyacinth na gusgusin at madumi ang lalaki. Sira-sira din ang suot nito at medyo hindi nakakaaya ang amoy nito dahil isa pala itong pulube. Pero hindi na lang iyon pinansin ni Hyacinth dahil hindi naman iyon ang concern niya. Kuya, sobrang sakit ba? Napuruhan ba kita? Okay lang ba na dalhin kita sa ospital? Sunod-sunod ang tanong ni Hyacinth dahil naaawa siya at nag-alala sa sinapit ng pulube dahil sa kanya. Hindi na po, miss. Tanggi ng pulube kay Hyacinth. Nakanganga pa ang lalaki habang nakatitig kay Hyacinth matapos nitong magsalita na tila nagandahan ito kay Hyacinth mula ng sandaling makita niya ito. Sige na, kuya. Dalhin na kita sa ospital. Baka kumapano ka pa eh. Tsaka ako naman, kuya, magbabayad. Promise, wala kang iisipin. Kasalanan ko naman eh. Pumimilit pa ni Hyacinth sa pulube na tutulungan niya pa sana itong tumayo. Pero kaagad siyang pinigilan ng pulube kaya hindi na ituloy ni Hyacinth ang binabalak niya. Pansin pa ni Hyacinth na ang pulubing ito ay may kagapuhang taglay na hindi mabubura kahit gaano pa siya kagusgusin at karumi. Sigurado si Hyacinth na kung malilinisan ito ay lalabas ang kagapuhan ng lalaki. Kung tatansyahin pa ni Hyacinth, pakiramdam niya
ay hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. Hindi na kailangan, miss. Hindi naman ako napuruhan. Kung okay lang, kahit pagkain na lang sana ibigay mo sa akin kasi kagabi pa akong walang kain eh. Nagugutom na talaga ako. Paliwanag pa ng pulube at pakikiusap pa kay Hyacinth. Mabilis namang tumango si Hyacinth. Pagkatapos ay tumingin-tingin siya sa paligid para maghanap ng mabibilhan hanggang sa mapansin niya ang isang bakery. Dito ko lang ah. Mga tinapay na lang ang bibilhin ko para mabusog ka talaga. Pag-impormo pa ni Hyacinth sa pulube, nasunod-sunod naman siyang tinanguan nito. Nang sumang-ayon kay Hyacinth ang pulube, ay nagtungo na kaagad siya sa bakery. Dalawang balot nga po dito sa Tasty Bread, tapos bigyan mo ako ng 20 piraso nitong hopya, puto at ensaymada. Wika ni Hyacinth sa tindera at pagkalipas ng ilang minuto ay inabot na sa kanya ang isang malaking supot na naglalaman ng mga binili niyang mga tinapay. Ate, mayroon po ba kayong kilalang Felicidad Amor dito? May pipick upin sana akong order dun eh. Pagbabakasakali ni Hyacinth sa tindera dahil nandito na rin naman siya at sinulit na niya ang pagkakataon para makapagtanong. Ah, si Aling Feli, nasa may looban siya dito sa kabilang street. Pagkapasok mo sa street, yung nauunang kulay green na gate, sa kanya yon. May tarpuli naman doon na nakasabit kaya makikita mo kaagad. Pagbibigay ng instruction ng tindera kay Hyacinth. Nagpasalamat na si Hyacinth sa tindera at kaagad na siyang umalis para balikan ang pulube. Pero hindi pa rin sapat para kay Hyacinth ang mga tinapay na ito, lalo pat nakokonsensya talaga siya, kaya naman sandali muna siyang huminto sa paglalakad at napagdesisyonan niyang maglagay ng pera sa supot ng tinapay. Hindi na binilang ni Hyacinth kung ilan ang nilagay niya dahil nagmamadali na siyang ilagay iyon bago pa siya makita at mahuli ng pulube. Kung iisipin naman, ay sobra sa 10,000 ang perang nilagay ni Hyacinth sa supot. Pero hindi na niya iyon pinansin pa dahil mabilis lang naman niya iyong kikitain. Kuya, ito na po oh. Dinamihan ko na yan para marami kang stock ng pagkain na. Eh. Wika ni Hyacinth habang iniabot sa pulube ang supot. Salamat tito ah. Simpleng tugon ng pulube. Sige na, bumalik ka na sa inyo. Pagkakuway utos ni Hyacinth dito. Nga pala, may bahay ka bang tinitirhan? Dagdag na tanong ni Hyacinth matapos niyang ma-realize iyon. Meron, yung dating tirahan ng mga alagang aso nung dating nakatirang mayaman dyan sa dulo. Kaso nasunugan sila kaya umalis na. Kaya ako yung lumipat doon. Ang laki kasi eh, kasang-kasa ako. Pagkukwento pa ng pulube kay Hyacinth, bigla namang nakaramdam ng awa si Hyacinth matapos niyang malaman iyon. Magsasalita pa sana siya kaso naalala niyang nagmamadali pala siya kaya naman nagpaalam na lang siya sa pulube at pinuntahan na kaagad niya ang bahay ng inorderan ng nanay niya. Nang makuha na ni Hyacinth ang order ng nanay niya, ay kaagad na rin siyang umalis para puntahan ang mga kaibigan niya sa restaurant. Ang tagal mo naman! Reklamo ni Rowan nang tuluyan ang makarating si Hyacinth sa restaurant. Wala pa naman si Johan sa, kaya huwag ka nang magreklamo dyan. Ang malas kasi, nakabangga pa ako ng pulubi. Pag-amin ni Hyacinth na ikinagulat ng mga kaibigan niya. Talaga? Tapos, pinabayaan mo lang? Tanong ni Albert. Siguro tinakasan niya lang pre. Hinuha naman ni Rowan. Wow ha, igagaya mo pa talaga ako sa gawain mo no? Siyempre, hindi ko tinakasan. Inalok ko pangang dalhin sa ospital kaso tinanggihan ako. Mabilis na kontra ni Hyacinth. Oh eh, di anong ginawa mo? Usisa ni Albert. Ayun, nagpabili lang siya sa akin ng tinapay kasi pulubi yun eh. Mukhang gutom na, tapos nakonsensya ako kaya binigyan ko lang 10,000. Paliwanag ni Hyacinth. Nako, mukhang na-scam ka. Modus ata yun, Hyacinth. Hinuha ni Rowan dahil sa sinabi ni Hyacinth. Ha? Paano naman naging modus yun? Takang tanong ni Hyacinth. Baka ang tinutukoy ni Rowan, eh baka nagpapanggap lang yun na pulubi. Tapos sila mismo ang kusang bumabangga sa mga kotse para kunwari, nabangga sila tapos hihingan ka nila ng pera. Si Albert naman ang nagpaliwanag. Grabe naman kayo, nabangga na nga, sinisi nyo pa. Mukha naman siyang hindi ganon, kasi nga inalok ko padalhin sa ospital, di ba? Kaso tumanggi siya, at tinapay na lang ang pinabili. E di sana kung modus yun, pera hiningi nun sa akin. Depensa ni Hyacinth. Tsaka kung may dapat sisisihin dito, kayong dalawa yun. Nakita nyo nang nagdadrive ako, tawag kasi kayo ng tawag tapos pinagmamadali nyo pa ako. Ayan tuloy, nakabangga pa ako. Paninisipan ni Hyacinth kina Rowan
at Albert. Nadamay pa kami. E sino bang nagmamaneho? Kontra naman ni Rowan. Naku, ipacheck up mo na yung mga mata mo. Mukhang malalabo na eh. Suhestyon ni Albert. Sinabi mo pa pre, e mukhang lumilinaw lang yan kapag nakakakita siya ng pogi eh. Gatang na pagsang-ayon ni Rowan. Ay tama ka nga. Kaya nga siguro ang labo ng mga mata ko ngayon kasi kayong dalawang nakikita ko. Kontra naman ni Hyacinth, dahilan para tawanan ni Albert si Rowan dahil hindi na ito nakaisip ng pambara sa sinabi ni Hyacinth. Pagkatapos nun ay tinawagan na nila ang kaibigan nilang si Johans at halos isang oras ang lumipas bago ito dumating. Samantalang habang kumakain ng pulubing si Makisig nang binigay sa kanyang mga tinapay ni Hyacinth, inalis niya lahat ng tinapay sa supot at laking gulat ni Makisig matapos niyang makita ang mga pera na nahulog mula sa supot. Nag-iwan pa rin pala siya ng pera? Napatanong na lang si Makisig sa kanyang sarili dahil doon habang nakatitig siya sa mga perang iyon. Bukod sa maganda na nga siya, sobrang bait niya pa. Puri ni Makisig kay Hyacinth habang binipilang niya ang pera at ito ay may kabuuang 12,000. Sana makita ko pa ulit siya para makapagpasalamat ulit ako. Bulong ni Makisig sa kanyang sarili bago niya itinago ang pera at bumalik sa pagkain ng tinapay dahil nagre-reklamo na talaga ang tiyan niya sa sobrang gutom. Sa buong araw na ito ay walang plano si Makisig na mamalimos dahil marami naman siyang pagkain at bukod doon ay may pera pa siya kaya pagkatapos niyang kumain ay natulog na siya para ipahinga ang katawan niya pati ang paa niyang pagod na sa kakalakad ng matagal. Dahil sa sobrang init sa loob ng tinitirahan ni Makisig ay hindi siya nakatagal na matulog sa loob kaya pagsapit ang hapon ay lumabas siya para tumambay sa labas kung saan mahangin. Ikaw ba si Lorena? Rinig ni Makisig nung may magsalitang lalaki kaya napalingon siya dito. Nagtanong ang lalaki sa isang babae na mukhang ka-meet up nito. Ako nga, ikaw ba si Carlo? Pagkumpirma ng babae at balik na tanong sa lalaki. Ako nga. Tipid na sagot ni Carlo. Nasaan niyong binili ko sa iyong cellphone? Patingin nga ako. Punto ng babae habang ini-inspeksyon niya ng tingin ang katawan ni Carlo maging ang dala-dala nito para makasigurado na dala nito ang cellphone na binibili niya. Relax lang miss, huwag ka masyadong kabado. Hindi to scam, okay? Puna ng lalaki habang may kinukuha ito sa bag. Siyempre kuya, mahirap nang magtiwala ngayon no? Katwira ni Lorena. Oh, eto na miss. Check mo na 1-2 kasi kapag nagkapalitan na tayo, wala nang bawian to. Tugon ni Carlo pagkabot niya ng cellphone kay Lorena. Mabusisi namang chinek iyon ng babae hanggang sa napunta na siya sa camera ng cellphone. Ano ba naman to? Akala ko pa naman maganda camera. Reklamo ni Lorena matapos niyang subukan ang camera nito. Maganda naman yan ma'am. Depende nga lang sa mukha ng gumagamit. Katwiran pa ni Carlo. Dahilan para taasan siya ng kilay ni Lorena. Kahit si Makisig ay pasimpleng natawa roon sa sinabi ni Carlo. Sa'yo na yan kuya. Nagbago na pala isip ko. Ang pangit ng kamera. Hindi ko na yan kukunin. Singhal ni Lorena na padabog nitong ibinalik kay Carlo ang cellphone. Ang arte mo naman miss. Ano bang ina-expect mo sa presyong 4,000? Mala iPhone ang kamera? E di sana bumili ka ng iPhone kung gusto mong malinaw ang kamera. Kontra ni Carlo na halata sa kanyang mukha na naiinis na. Ano naman pake mo? Basta hindi ko na yan kukunin. Sigaw ni Lorena pagkatapos ay bigla na lang siyang naglakad paalis. Ang arte mo! Kahit filter ng kamera, hindi gagana sa'yo! Sigaw pabalik ni Carlo dahil medyo nakalayo na sa kanya si Lorena. Reklamo ng reklamo, di naman kagandahan. Dagdag na bulong pa ni Carlo sa kanyang sarili. Boss, ako na lang bibili ng cellphone na binibenta mo. Naglalakad na sana paalis si Carlo nang bigla siyang pigilan ni Makisig matapos niyang sabihin iyon. Dahilan para mapatigil si Carlo sa paglalakad. Ikaw? Bibili ng cellphone? Ano namang ipambibili mo? Sira-sirang yero? Punit-punit mong damit? Patuwa ka naman! Kontra ng lalaki kay Makisig na hindi pa nito maiwasang matawa kay Makisig. Anong akala mo sa akin boss? Walang pambili? Hintayin mo ako dito. Kukunin ko sandali yung pera. Gusto mo, bigyan pa kita tinapay. Panghahamon ni Makisig sa lalaki. Sige nga, lagot ka talaga sa akin kapag niloko mo ko. Kahit napipilitan ay pumayag na lang din ang lalaki dahil wala namang mawawala kung maniniwala siya dito. Hintayin mo ko dyan na.
Pagkasabi noon ni Makisig ay nagmamadali siyang pumasok sa bahay niya at pagkalabas niya ay hawak-hawak na niya ang kulay asul na perang 4,000. Oh, eto, 4,000. Wika ni Makisig habang pinapakita niya sa lalaki ang pera. Aba, ayos ah! Meron ka ngang pambili! Natutuwang sagot ng lalaki na medyo hindi siya makapaniwala doon dahil sino namang mag-aakala na may ganitong pera ang isang pulube. Sabi sa'yo eh. Oh, akin na yung cellphone mo bago pa magbago ang isip ko. Nananakot na sa ad ni Makisig dahilan para mabilis na inabot sa kanya ni Carlo ang cellphone at ibinigay niya rin dito ang pera. Oh, ano? Ayos na ba tayo? Kukunin mo na yan? Tanong ng lalaki kay Makisig. Areglado boss. Kunin ko na. Pagpayag ni Makisig kaya akmang aalis na sana ang lalaki kaso napabalik siya ng tingin kay Makisig at kinuha nito ang tinapay na hawak-hawak ni Makisig. Sabi mo, bibigyan mo pa ako ng tinapay kaya akin na to. Pagkasabi noon ng lalaki, ay mabilis nitong sinubo ang tinapay at kaagad na naglakad paalis. Loko yun ah. Kinuha niya pa talaga eh. Dinilaan ko na buong palibot ng tinapay na yun. Sarap na sarap siguro yun sa laway ko. Natatawang po na ni Makisig dahil sa ginawa ni Carlos. Pagkatapos noon, ay pumasok na siya sa bahay-bahayan niya para gamitin at subukan ang cellphone. Hindi mahirap para kay Makisig na gumamit ng cellphone dahil mayroon naman siya nito dati. Dati kasi ay isa ring businessman si Makisig, kaso napabayaan niya ang business niya dahil na-addict siya sa pagsusugal kung saan sunod-sunod ang naging pagkatalo niya na dumating sa puntong pati ang business niya ay naipusta niya. At sa kasawian palad ay natalo siya kaya naman nawala sa kanya ang matagal niyang pinagsisikapan na negosyo. Nalubog din siya sa utang kaya walang nagawa si Makisig kung hindi ibayad ang ari-arian niya hanggang sa tuluyan siyang maghirap. Itinaboy din siya ng kanyang pamilya dahil sa nangyari at hindi rin siya tinanggap ng ilan nilang kamag-anak kaya simula noon ay nagpalaboy-laboy na si Makisig hanggang sa tuluyan siyang maging pulube. Sising-sisi si Makisig sa nangyari pero alam niyang hindi na iyon maibabalik pa at doon niya napagtanto na nasa huli pala ang pagsisisi. Hanggang sa natanggap na lamang ni Makisig ang nangyari sa kanya dahil kasalanan niya naman talaga iyon at hindi niya masisisi ang pamilya niya sa pantataboy ng mga ito sa kanya. Pagsapit ng gabi, naisipan ni Makisig na makikonnect sa piso wifi para makapag-install siya ng Facebook app. Noong una pa nga, ay ayaw siyang payagan ng may-ari ng piso wifi ngunit nagpumilit si Makisig kaya walang nagawa ang tindera kundi pagbigyan si Makisig lalo pat may ibinigay naman itong pambayad. Ang tuluyan ng makakonnect si Makisig ay kaagad siyang nag-install ng Facebook at muli niyang binuksan ang kanyang Facebook account dahil hanggang ngayon ay natatandaan niya pa ang password ng account niya. Pagkabukas ni Makisig sa Facebook account niya, napansin niya kaagad sa profile picture niya ang larawan nila ng kanyang pamilya kaya hindi maiwasang Makisig na makaramdam ng kalungkutan dahil doon. Nang isearch niya ang bawat isa sa pamilya niya, ngunit mukha yatang nakablock siya sa mga ito dahil hindi niya iyon makita. Dahil doon ay mas lalong nakaramdam ng kalungkutan si Makisig. Dahil alam niya sa sarili niyang miss na niya ang kanyang pamilya. Ngunit wala siyang magawa para makita pa ang mga ito. Dahil doon ay naisipan ni Makisig na gumawa ng video para i-post niya iyon sa Facebook at magbaka sakaling may makapanood noon. Ipinatong ni Makisig ang kanyang cellphone sa maliit niyang mesa na sira na ang isang paa nito. Inayos sandali ni Makisig ang pagkakalagay ng cellphone bago niya pinindot ang record button at mabilis siyang lumayo ng bahagya para makita siya ng maayos sa camera. Nag-record na ba? Inosenteng tanong ni Makisig sa kanyang sarili dahil medyo nag-aalangan siya. Nakita naman niya na nagbibilang na ang record kaya niya ay ayos naman na ito. Paano ba ako magsisimula? Mapait na natawang tanong ni Makisig sa kanyang sarili dahil hindi niya alam kung paano sisimulan o kung ano ang sasabihin niya dahil hindi siya nakapaghanda. Bahala na. Basta, ang video na ito ay para sa mga magulang ko. Idagdag ni Makisig na hindi na masyado pang nag-isip at nagsimula na lang siyang magsalita. Mama, Maria Agapito at Papa Luciano Agapito. Ako po ito. Ang anak niyo si Makisig Agapito. Panimula ni Makisig
na nagpakilala pa. Ma, pa, hindi ko alam kung mapapanood niyo to. Pero kung sana, oo man, gusto ko lang pong sabihin na miss ko na po kayo. Pasensya na po sa nagawa ko noon. Gusto ko po sanang malaman niyo na pinagsisisihan ko na yun. Sana, mapatawan niyo po ako, Mama at Papa. Gusto ko rin pong makita ko na po kayo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Sana, mapatawad niyo po ako. Pagpapatuloy ni Makisig na hindi niya pa maiwasang mautal habang nagsasalita dahil sa nagbabadya niyang pag-iyak. Hindi na alam ni Makisig kung ano pang sasabihin niya, kaya naman, pinunasan niya muna ang kanyang pisngi bago niya tuluyang tinapos ang pag-record. Hindi na pinanood pa ni Makisig ang video at basta-basta na lamang iyong pinost sa kanyang Facebook account sa pag-aasam na sana ay mapanood iyon ng kanyang mga magulang. Pagkatapos mapost ng video na iyon ni Makisig, ay nagdesisyon na siyang matulog dahil ramdam niya ang bigat ng kanyang damdamin at gusto na lamang niyang itulog ang nararamdaman niyang kalungkutan sa mga sandaling iyon. Kinabukasan, naisip ulit ni Makisig na kumonekta sa piso wifi para muling tignan ang Facebook niya. At laking gulat ni Makisig na makita niyang sunod-sunod ang notification na kanyang natanggap sa kanyang Facebook. Nung tignan ni Makisig kung anong dahilan noon, doon niya napagtanto na ang pinost niya palang video kagabi ay umabot na sa kalahating milyon ang nanonood. 100,000 na ang nag-share at umani ito ng sandamakmak na komento. Nabasa ni Makisig sa mga komento na nagtatanong ang mga ito kung anong nangyari sa kanya, kung bakit siya naging pulube, kung nasaan ang mga magulang niya, at kung ano-ano pa. Dahil doon ay naisipan ulit ni Makisig na gumawa ng panibagong video para sagutin ang mga tanong na iyon sa kanya. At kagaya nung nauna niyang video na ngayon, ay umabot na ng 2 milyon ang nakapanood, ang panibagong video niya ngayon ay umabot na kaagad ng 100,000 mahigit ang nanonood, kahit 1 oras niya pa lang ito na i-upload. Hindi pa iyon nagtatapos doon, dahil nasundan ang nasundan ang pag-upload ni Makisig ng mga video, dahil natutuwa sa kanya mga tao na panoorin siya, lalo nung gumawa siya ng mga video tungkol sa karanasan ng buhay niya bilang isang pulube sa pang-araw-araw. Bukod doon, ay napapanood na rin ng mga magulang ni Makisig ang video niya na tungkol sa mensahe niya sa mga ito. Pinuntahan pa siya ng kanyang mga magulang kung nasaan siya nakatira ngayon at nagkapatawaran na rin sila sa isa't isa. Nagustuhan naman ng mga nanonood sa videos ni Makisig ang pagkakaayos nila ng kanyang mga magulang. Dahil doon, ay lalong nakilala si Makisig ng mga tao at lalo siyang sumikat, dahilan para nagkaroon siya ng mga donation at samot-saring sponsorship. Malaki na rin ang kinikita ni Makisig sa kanyang Facebook. Sunod-sunod ang naging blessing kay Makisig hanggang sa umabot na sa isang TV show ang kwento ni Makisig, dahilan para maimbitahan siya sa isang interview show tungkol sa mga taong naging successful sa buhay at naging inspirasyon ng ibang tao. Ngayon ay kasama natin ang isa sa mga pinag-uusapang personalidad ngayon. Una siyang nakilala sa kanyang video tungkol sa kanyang mensahe para sa kanyang mga magulang, kung saan umani ito ng samot-saring views na ngayon ay umabot na sa 10 milyon ang nanonood. Nakilala din siya sa kanyang A Day in My Life vlog bilang isang pulube. Walang iba kundi ang nag-iisang si Makisig Agapito. Pagpapakilala ng babaeng host kay Makisig nang magsimula na ang show. Hello po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa show na ito. Talaga naman pong malaking karangalan para sa akin ang makarating dito. Sinserong pasasalamat ni Makisig. Huwag na natin itong patagalin pa dahil marami akong itatanong sa iyo, Makisig. Simulan natin ang tanong sa hindi naman lingid sa kaalaman naming lahat na isa kang pulubi noon, pero marami pa rin ang nagtatanong at nagtataka kung paano ka raw nagkaroon ng cellphone na ginamit mong pang video noon. Saan galing ang cellphone mo? Diretsong tanong ng host kay Makisig. Hindi ko pa ito nasabi sa mga videos ko pero ang katotohanan po doon ay ang cellphone na ginamit ko pong pang video ay ako mismo ang bumili nun. Ang pera nga pong ginamit kong pambili ng cellphone na iyon ay galing po sa isang babae na nagmagandang loob sa akin. Paliwanag naman ni Makisig. Siguro yung iba rito ay nagtataas na ng kilay at napasabi na bakit mas inuna mo pang bumili ng cellphone kaysa bumili ng pagkain na sa katunayan ay iyon ang mas kailangan mo? Anong dahilan bakit naisipan mong cellphone ang unahin mong bilhin? Dagdag na tanong ng host. Bago po ako naging isang pulube,
Dati rin po akong isang negosyante, kaya hindi lingid sa kalaman ko kung gaano kalaki ang nagagawa ng mga social media ngayon, lalong-lalo na sa mga negosyo. At isa nga po doon ay ang pagpo-post ng mga video. Pero hindi po talaga iyon ang rason ko sa pagbili ko ng cellphone. Karamihan po sa nakakakilala sa akin, alam po nila na nalayo po ako sa mga magulang ko. At iyon ang naging way ko para mapalapit ako sa kanila. Para makita ko sila kahit man lang sa larawan lang nila sa Facebook. Mayroon po kasi kaming samaan ng loob ng mga magulang ko. At dahil sa sobrang pangungulila ko sa kanila, doon ko naisipang gumawa ng video. At hindi ko po inakalang magbaviral ang video ko. Dahilan para maging maayos ulit ang buhay ko ngayon dahil lang sa simpleng video na iyon. Mahabang paliwanag ni Makisig na makikita sa kanya na nagsasabi siya ng totoo. Sabi nga nila, expect the unexpected. Komento ng host kay Makisig na siya namang sinang-ayuna ni Makisig. Dati isa ka lang pulube, ngayon balita ko ay nagpapatayo ka na raw ulit ng sarili mong bahay at bukod doon ay may nasimulan ka na ring negosyo. Talaga namang ang laki ng pagbabago mo sa buhay ngayon. Anong masasabi mo sa mga taong na-inspire sa kwento mo at anong mapapayo mo sa mga taong may mga pangarap sa buhay na gusto rin nilang makaahon sa kahirapan? Dagdag ng host sa pagtatanong. Siguro ang mapapayo ko lang ay huwag silang sumuko sa kung anumang pangarap ang mayroon sila. Huwag silang mawawala ng pag-asa dahil hindi man ngayon dumating ang success na para sa'yo. Manali ka lang at magsikap dahil darating iyong tagumpay na nakalaan para sa'yo sa tamang oras. Maging ako ay nakaranas ako ng pagkabigo noon dahil nabulag ako sa karangya ang meron ako na labis kong pinagsisisihan. Kaya kung anumang marating ninyo, huwag ninyong hayaan na mangyari sa inyo ang nangyari sa akin. Palagi ninyong tatandaan na palagi ninyo lang itapak sa sahig ang inyong mga paa. Matutong lumingon sa pinanggalingan at isipin lahat ng desisyon na ginagawa natin sa buhay para wala tayong pagsisisihan sa bandang huli. Pahayag ni Makisig na puno ng aral na mapupulot mula rito. Masaya kami para sa tagumpay na naabot mo sa iyong buhay, Makisig. Sana ay marami ka pang ma-inspire at sana ay patuloy ka pang i-bless ng puong may kapal. Komento ng host kay Makisig. Doon na rin natapos ang show. Lumipas ang mga buwan at umabot na sa 2 taon. Sa mga nagdaang taon, ay lalong lumalago ng lumalago ang negosyo ni Makisig dahilan para magkaroon na siya ng malaking kumpanya at maraming branches nito. Mula sa pagiging pulube, ngayon ay isang ganap na bilyonaryo na si Makisig. Sinong mag-aakala na dahil lamang sa isang video ay makikilala at yayaman si Makisig nang ganito. Talaga namang malaki ang pagbabagong nangyari sa buhay niya. Bawat araw ay hindi nakakalimutan ni Makisig na magpasalamat sa lahat ng tagumpay na naaabot niya. Ngayon ay mas hinusayan niya pa at nangako siya na hindi na ulit siya gagawa ng maling desisyon na magiging dahilan para muli siyang bumalik sa pagiging pulube. Ngayong araw ay naimbitahan si Makisig sa isang engranding business-related event na kung saan ay dadaluhan ito ng mga bigatin at kilalang mga business owners, kaya naman hindi ito pinalampas ni Makisig dahil alam niyang makakakuha siya rito ng mga investors na kakailanganin niya sa kanyang negosyo para mas lalo pa itong mapalaki. Makisig Agapito, the one who is a beggar before and now a billionaire businessman, am I right? Lumapit kay Makisig ang isang matandang lalaki na nandito rin sa event matapos siya nitong makilala. Yes sir, ako nga po yun. Puno ng paggalang na sagot ni Makisig. Nag-usap sila saglit ng matandang iyon bago ito nagpaalam kay Makisig. Sinulit ni Makisig ang pagkakataon na ito para makausap niya ang iba't ibang business owners at hindi naman siya nabigo dahil mayroon siyang nakadeal at nakausap na makikipag-meeting sa kanya ang mga ito pagkalipas ng ilang araw matapos nitong event. Hanggang sa tuluyan ang matapos ang event kaya nagpa siya na si Makisig na umalis. Habang naglalakad si Makisig ay sakto namang may babae na mukhang aligaga na tila may hinahanap sa paligid at hindi niya napansin si Makisig na naglalakad sa direksyon niya dahilan para bumangga siya rito. Pagkabangga ni Hyacinth kay Makisig ay aksidente niya pang natapunan ng bahagya ang suot na black suit pati ang pangilalim na white shirt ni Makisig ng hawak-hawak niyang wine. Oh my God! I'm really sorry for what happened, sir. Hindi ko po sinasadya. Natatarantang paghingi ng tawad ni Hyacinth na kaagad naman siyang kumuha ng tissue para punasan ang suot ni Makisig na natapunan niya.
Samantalang si Makisig ay napakurap-kurap nang makita niya ang mukha ni Hyacinth at mabilis niya itong namukhaan sa kabila ng mahigit 2 taon na hindi niya ito nakita. Ikaw? Tanong ni Makisig kay Hyacinth na nauutal pa. Po, anong meron sa akin, sir? Takang tanong ni Hyacinth dahil hindi niya alam kung anong pinupunto ni Makisig. Nagkita ulit tayo after 2 years. Pahayag pa ni Makisig na lalong nagpagulo kay Hyacinth dahil kahit itigan niya si Makisig ay hindi niya ito matandaan. Kilala mo ako? Nagkita na tayo dati? Usisa ni Hyacinth dito dahil kahit anong isip niya ay hindi niya maalala ito. Pero nung mas lalong matitigan ni Hyacinth si Makisig, pakiramdam niya ay nakita niya na ito dati. Hindi niya lamang matandaan kung paano, saan at kailan. Ngunit pamilyar sa kanya ang mukha nito ng kaunti. Ako ito, yung nabangga mo ng sasakyan noon. Yung binigyan mo ng mga tinapay. Tasty bread, hopya, ensaymada at puto. Yung nilagyan mo pa ng pera yung supot ng mga tinapay. Yung pulubi. Paglalarawa ni Makisig na ultimo ang mga tinapay na binigay sa kanya ni Hyacinth ay inisa-isa pa niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Hyacinth dahil sa pagkabigla. Maging ang kanyang bibig ay namilog dahil dito. Dahilan para hindi kaagad siya makapagsalita. Ikaw yun? Tanong ni Hyacinth na medyo napasigaw pa siya. Dahilan para mapalingon sa kanila ang ibang taong nandito sa event dahil rinig na rinig nila ang sigaw ni Hyacinth. Napatingin naman si Hyacinth sa mga ito at sunod-sunod siyang yumuko para humingi ng paumanhin. Di nga, ikaw talaga yun? Muling tanong ni Hyacinth na sa pagkakataong ito ay hininaan na niya ang kanyang boses. Ako nga yun. Pagkumpirma ni Makisig. Teka lang, hindi pa rin ako makapaniwala. Ang laki ng pinagbago mo. Tapos, nandito ko pa sa event na ito. Ibig sabihin, sobrang yaman mo na? Di nga. Napatanong pa rin si Hyacinth dahil hindi pa rin makuha ng buo ng kanyang sistema ang mga nalaman ngayon. Mahina namang tumawa si Makisig dahil sa naging reaksyon ni Hyacinth. Oo, ako nga yun. Hindi ka nananaginip. Totoo ito. Sagot pa rin ni Makisig kay Hyacinth. Pero paano? Anong nangyari? Anong ginawa mo't umaman ka ng ganito? Sa paanong paraan? Sunod-sunod na tanong ni Hyacinth dahil napuno ng kuryosidad ang kanyang isipan sa mga sandaling ito at pakiramdam niya'y napakarami niya pang gusto na itanong kay Makisig. Mahabang kwento eh. Matatagalan tayo kung dito tayo mag-uusap. May gagawin ka bang importante? Kasi kung wala, tara, kain tayo sa resto na paborito kong kainan para makapag-usap tayo. Tsaka, pambawi ko na rin sa tulong mo sa akin dati. Anok ni Makisig kay Hyacinth dahil hindi niya alam paano ikakwento kay Hyacinth ang nangyari sa kanya sa mabilis na paraan. Wala naman. Hinahanap ko lang yung kakilala ko kasi makikisabay dapat ako sa kotse niya pero imemessage ko na lang siya na nauna na ako. So, game ako. Marami talaga akong gustong malaman kaya hindi ako makakatanggi dyan. Pagpayag ni Hyacinth sa pag-aya ni Makisig. Tara, dun ka na sumakay sa kotse ko. Alok ni Makisig na kaagad namang pumayag si Hyacinth. Habang nasa sasakyan, ay panay pa rin ang sabi ni Hyacinth na hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari kay Makisig. Bakit bigla itong yumaman ng ganito sa kabila ng pagiging pulubi niya dati? Nang makarating na sila sa isang resto, ay kaagad na inassist sila ng mga staff dahil kilala ng mga ito si Makisig. Nagsimula namang magkwento si Makisig at bawat tanong sa kanya ni Hyacinth ay kaagad naman niyang sinasagot. Tumagal nang tumagal ang kanilang pag-uusap dahil sa napakaraming tanong ni Hyacinth na na-enjoy namang sagutin ni Makisig lahat ng iyon. Grabe! Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nalaman kong ito tungkol sa'yo. Pero sobrang saya ko na naging maayos ulit ang buhay mo. Kaya huwag ka nang muling magsusugal ha? Kung ayaw mong maging pulubi ka ulit at baka mabangga ulit kita. Kumenta ni Hyacinth na nasundan ng kanyang pagbibiro kaya mahina na namang natawa si Makisig. Hindi mo man lang ba ako nakita sa news or kahit sa Facebook? Kasi hindi mo ko kilala eh. Pag-iiba ni Makisig sa usapan. Alam mo, may nabanggit sa akin dati ang mga kaibigan ko tungkol nga sa isang pulubi na biglang yumaman. Kaso that time eh, ang busy-busy ko. Kaya hindi ko pinansin. Feeling ko tuloy ikaw yung tinutukoy nila ron. Tsaka hindi kasi ako mahilig mag-social media eh. Kaya wala akong kaalam-alam sa mga ganyang bagay sa paligid ko. Mabuti na lang talaga ay nagkita ulit tayo. Pag-amin ni Hyacinth dahilan,
para mapatango-tango si Makisig. Sa totoo lang, matagal na kitang gustong makita. Kasi gusto ko talagang magpasalamat sa iyo kasi kung tutuusin, kung hindi dahil sa perang binigay mo, hindi ako makakabili ng cellphone nun at hindi ko mararating kung anumang naabot ko ngayon. Gusto kitang hanapin nun kaso wala akong alam kahit na isang impormasyon tungkol sa iyo. Kahit pangalan mo ay hindi ko alam kaya wala akong ideya kung paano kita mahahanap. Pag-amin din ni Makisig. Tama ka nga, mabuti na lang talaga ay nakita ulit tayo at nabigyan ako ng pagkakataon para personal ako makapagpasalamat sa iyo. Tatanawin ko ang naging tulong mo sa akin noon na isang malaking utang na loob buong buhay ko. Sinserong dagdag ni Makisig. Ano ka ba? Wala yun, no? Ang akin lang naman talaga noon ay gusto ko makabawi sa iyo kasi ayaw mo namang magpa-ospital noon eh. Ayaw ko namang makonsensya, no? Kaya kung anumang marating mo ngayon, dahil yun sa iyo. Alam ko na pinaghirapan mo rin yan kung bakit ka mas lalo pang yumaman kaya sobrang saya ko para sa'yo at malaman ko lang na isa ako sa dahilan ng magandang nangyari sa buhay mo ay sobrang kontento na ako ron at sobrang sarap sa pakiramdam na nakatulong ako sa'yo sa maliit na paraan. Pahayag naman ni Hyacinth. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa habang sila ay kumakain. Napuno ng tawanan ang mga sandaling iyon na tila matagal na nilang kilala ang isa't isa dahil hindi sila nakakaramdam ng pagka-awkward sa isa't isa. Sandaling napatingin si Makisig sa kanyang cellphone matapos itong mag-vibrate na tila may natanggap siyang mensahe. Napansin naman ni Hyacinth na hindi mamahalin ng cellphone ni Makisig at pansin rin ang pagkaluma nito kaya hindi niya naiwasang punahin iyon. In fairness ah, ang yaman-yaman mo na lahat-lahat pero ganyan pa rin phone mo. Wika ni Hyacinth kaya sandaling napalingon sa kanya si Makisig habang nagtitipa ito sa kanyang cellphone para replyan ang natanggap na message. Ah, ito yung cellphone na binili ko nun. Sobrang mahalaga kasi sa akin to eh. Kasi ito rin ang dahilan kung bakit ako yumaman ngayon. Kaya sobra ko itong iniingatan at ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Sabihin na natin na bilang pasasalamat ko lang sa lahat ng natanggap ko kaya may sentimental value ito sa akin. Mahabang paliwanag ni Makisig bago muling bumalik sa pagtitipa. Sa bagay, tama ka dyan. At least marunong kang bumalik sa kung saan ka nagsimula at binavalue mo lahat ng mga bagay na may maliit man o malaking naitulong sa kung anuman ang marating mo ngayon. Pagsang-ayon ni Hyacinth. Thank you. Simpleng sagot ni Makisig. Anyway, nag-aaya mga kaibigan ko na mag-hangout daw kami ngayong gabi sa isang club. Gusto mo bang sumama? You know, let's enjoy this moment na nagkita ulit tayo para makapag-bonding ba tayo ulit. Promise, masaya ron at hindi ka magsisisi hanging out with my friends. Muling alok ni Makisig kay Hyacinth na inaengganyo pa niya itong sumama. Sandali namang nag-isip si Hyacinth bago nagsalita. Gusto ko rin namang mag-enjoy at mag-relax, kaya game ako dyan. Pagpayag ni Hyacinth kaya naman, binayaran na ni Makisig ang bills nila at kaagad na rin silang lumabas mula sa restaurant na iyon. Ilan ba friends mo? Tanong ni Hyacinth habang umuupo siya sa kotse sa tabi ng driver's seat. Hinawakan pa siya ni Makisig sa ulo para hindi siya mauntog sa kotse. Kaagad na sinara ni Makisig ang pinto ng kotse at mabilis siyang pumasok sa driver's seat. Apat kami magkakaibigan. Nakalala ko lang sila nung nagka-business ako. Sagot ni Makisig nung tuluyan na siyang nakapasok ng sasakyan. Ah, parang kami ring magkakaibigan. Apat din kami. Tugon ni Hyacinth. Bakit hindi mo sila ayain pumunta sa club ngayon? Para naman makilala ko rin mga kaibigan mo. Sa hestyon ni Makisig na panay ang lingon niya kay Hyacinth dahil nagsisimula na siyang magmaneho. Kung pwede lang eh. Kaso for sure, nag-e-enjoy na yung isa kong kaibigan sa honeymoon nila ng asawa niya. Kinasal kasi yun kahapon, kaya hindi yun makakapunta. Sagot naman ni Hyacinth. Eh ikaw, kinasal ka na rin ba? Dagdag na tanong ni Makisig kaya mabilis na napatawa si Hyacinth ng malakas. Ako? Kinasal? Napaka-imposible naman nun. Eh kahit nga boyfriend, wala ako eh. Asawa pa kaya? Tsaka kung kasal man ako, for sure, hindi ako sasama sa'yo rito, no? Tanggi ni Hyacinth. Wala ka pang boyfriend? Ang hihina naman mga lalaking kilala ka. Sinasayang na lang chance sa'yo. Pabirong puna ni Makisig. Eh kasalanan ko rin naman. Noong mga panahong may mga nagkakagusto sa akin at gusto akong ligawan, nire-reject ko kaagad kasi naman focus talaga ako nun sa career ko at ayaw ko ng distraction. Kaya naman ngayong gusto ko na magka-boyfriend, wala namang sumusubok. Kung mayroon man eh, hindi ko naman type.
kaya wala rin. Paliwanag ni Hyacinth. Ang swerte ko pala. Makahulog ang wika ni Makisig dahilan para sandaling natahimik si Hyacinth at napatitig sa kanya. Ha? Takang sambit ni Hyacinth. Ah, ang sabi ko, ang swerte ko pala kasi wala ka pang asawa kaya naayaw pa kitang isama doon sa club. Kasi gaya ng sabi mo eh, hindi ka naman sasama kung may asawa ka na. Pagdadahilan ni Makisig kahit hindi naman talaga iyon ang punto niya. Nung una pa lang na nakita noon ni Makisig si Hyacinth, nung sandaling nasagasaan siya nito, ay nabighanin na talaga si Makisig sa kagandahang taglay ni Hyacinth. At tingin niya ay mas lalo siyang nabighanin nito ngayon dahil mas lalo pang gumanda si Hyacinth ngayon pagkalipas ng 2 taon. Pagkasabi noon ni Makisig ay pareho silang natahimik ni Hyacinth hanggang sa tuluyan na silang makarating sa club na hawak-hawak pa ni Makisig si Hyacinth habang naglalakad sila papasok. Uy, nandito na pala si Makisig! Dude, dito tayo! Habang naglalakad sila sa loob ng bar, ay kaagad silang napansin ang kaibigan ni Makisig kaya mabilis itong lumapit sa kanya pagkatapos nitong sumigaw na hindi iyon gaanong narinig ni Makisig dahil sa malakas na tunog ng tugtugin dito sa club. Hey dude, buti nakapunta ka! Bungad pa ng isang kaibigan ni Makisig na kaagad na lumipat ang tingin nito kay Hyacinth at bumaba pa ang sulyap niya sa kamay ni Makisig na nakahawak kay Hyacinth. Mukhang nakakuha ka na ng chicks mo ah! Girlfriend mo? Dagdag na tanong ng kaibigan ni Makisig. Dahil doon ay mabilis na kinuha ni Hyacinth ang kamay niya mula kay Makisig. Ah! Hindi niya ako girlfriend! We just knew each other noon, and we just accidentally saw each other again hours ago. Mabilis na tanggi ni Hyacinth na nagpapaliwanag. Natawa pa siya na bakas ang pagka-awkward niya roon. Oh, really? It means may chance pala ako sa'yo? Mabilis na tugon kay Hyacinth ng kaibigan ni Makisig, dahilan para ikagulat iyon ni Hyacinth at sumeryoso ang kanyang mukha. Just kidding. Mabilis na pagbawi nito na mapansin niyang pati si Makisig ay sumeryoso din ang mukha. Napakilala muna sila sa isa't isa. Nasundan iyon ng kwentuhan, asaran, tawanan at kung ano-ano pang kalokohan hanggang sa naging komportable na si Hyacinth sa mga ito. Kaya nakakasabay na siya sa mga kalokohan. Dude, napapansin ko. Panay ang tingin mo kay Hyacinth ah. Maya-maya'y bulong ni Makisig sa kanyang kaibigan. Sinakto niyang nakikipagkwentuhan si Hyacinth sa 2 pa nilang kaibigan para hindi siya mapansin ito. Mahinang napahagik-gik naman ang kaibigan ni Makisig dahil sinabi niyang iyon. She's freaking damn gorgeous, dude. Right? So you can't blame me. Katwiran ng kaibigan ni Makisig. Bakit, dude? Nagsaselos ka ba? Pabiru pang tanong ng kaibigan ni Makisig. No, pero ngayon pa lang. Binabantaan na kita na huwag mo nang ituloy kung anumang binabalak mo. Kasi pinupormahan ko na yan. Muling bulong ni Makisig na bakas ang pagiging maotoridad doon. Relax, dude. I'm just playing here. Alam ko namang tipo mo yan kaya tinititigan ko siya para mapaamin kita na gusto mo siya. At tama nga ako. Obvious naman. Katwiran ng kaibigan ni Makisig. Mabuti naman na nagkakaintindihan tayo. Sagot ni Makisig na nakipag-appear pa dito. Kung ako sa'yo, dude, bilis-bilisan mong pagkilos mo. Kapag talaga may makauna sa'yo dyan, ewan ko na lang sa'yo. Dagdag na payo ng kaibigan ni Makisig. Sige na, ayain mo na sila sa dance floor para maiwan kami rito. Nakangiti pang utos ni Makisig sa kaibigan niya, kaya natawa ito sa kanya. I got you, dude. Sagot ng kaibigan ni Makisig pagkatapos ay kinindatan pa siya nito bago nito hinila ang 2 kaibigan nila papunta sa dance floor nang walang pasabi. Nagtaka naman si Hyacinth kaya sinundan niya ng tingin ang mga kaibigan ni Makisig habang pagewang-gewang na ang mga ito habang naglalakad papunta sa dance floor dahil sa tama ng alak. Loko talagang mga yun. Iniwan ba naman ako? Pagdadahilan ni Makisig na kunwari pa siyang napakamot sa ulo kahit siya naman ang may plano noon dahil gusto niyang masolo si Hyacinth. Sige lang, pwede ka namang sumunod doon kung gusto mo. Huwag mo na akong intindihin dito, kaya ko namang mag-isa dito. So has Johnny Hyacinth. Hindi na, wala kasi akong talento sa pagsayaw eh. Palusot na tanggi ni Makisig. Ano ka ba? Club ito, kaya hindi mo kailangan ng talento sa pagsasayaw. Kahit ano namang sayawin mo dyan, ayos lang yun. Ang mahalaga, nag-enjoy ka.
pagdadahilan ni Hyacinth. Alam mo kung anong solusyon dyan? Dagdag na tanong ni Hyacinth na binitin niya pa ang gusto niyang sabihin. Ano? Nakangiting tanong ni Makisig. Eh di uminom pa tayo. Parang kulang pa kasi yung tama ng alak sa'yo, kaya hindi pa malakas ang loob mong sumayaw. Suhestyon ni Hyacinth pagkatapos ay kumuha siya ng shot glass at pinuno niya iyon ng alak. Here, inumin mo to, dali! Tapos magsasayaw tayo mamaya. Buong siglang alok ni Hyacinth na kaagad namang kinuha ni Makisig ang shot glass at mabilis niyang tinungga ang laman nito. Yon! Ako naman, okay? Pagkasabi noon ni Hyacinth ay nilagyan niya naman ng alak ang shot glass niya at kaagad niya ring ininom ang laman nito na napapikit pa siya dahil sa tapang ng alak na dumaloy sa lalamunan niya. Hindi ko alam na mayroon ka rin palang ganitong side. Puna ni Makisig kay Hyacinth. Oo naman, hindi pwedeng pa sweet girl lang tayo dito, no? Sometimes, kailangan ko rin maging wild to have fun. Katwira ni Hyacinth habang nilalagyan niya ulit ng alak ang parehong shot glass nila ni Makisig. One more time! Cheers! Pasigaw na wika ni Hyacinth. Nag-toast muna sila ni Makisig at sabay na muling ininom at inubos ang lamang alak ng shot glass. Nakailang ulit nilang ginawa iyon hanggang sa tuluyan ng umepekto sa kanilang katawan ng alak at ngayon ay may tama na sila. Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na dyan! Let's dance! Wala na siyang hiyang nararamdaman kaya madali na lang para kay Hyacinth na lapitan si Makisig para sabihin iyon. Pagkasabi noon ni Hyacinth ay kinuha niya ang dalawang kamay ni Makisig at tumayo siya para hilahin niya ito. Wala namang nagawa si Makisig kundi sumunod kay Hyacinth hanggang sa makarating na sila sa dance floor. Nagsimula na sa pagsasayaw ang dalawa. Lumapit si Hyacinth kay Makisig na patalikod siyang sumayaw sa harap nito at sobrang lapit ng katawan nila ni Makisig. Kaya naman napahawak si Makisig sa bewang ni Hyacinth at sinabayan niya ang pagsayaw at paggiling ni Hyacinth. Nung humarap naman si Hyacinth kay Makisig ay pinulupot niya ang magkabila niyang kamay sa may batok ni Makisig. Pagkatapos ay muli siyang gumiling sa harapan ni Makisig na ngayon ay sobrang lapit ng kanilang mga mukha dahilan para humigpit ang pagkahawak ni Makisig sa bewang ni Hyacinth. Para silang mga nakatakas mula sa kanilang mga hawla sa sandaling ito. Todo bigay sila sa kanilang pagsasayaw na animo'y wala ng bukas na talaga namang enjoy na enjoy sila. Nang makaramdam na sila ng pagod, ay muli na silang bumalik sa kanilang table. Doon ay nagpatuloy sila sa kanilang pag-iinuman. Hindi na nga mapaghiwalay si Makisig at Hyacinth sa mga sandaling ito na ngayon ay nakaakbay na si Makisig kay Hyacinth at samantalang si Hyacinth ay nakasandal na dito kay Makisig. Dahil na rin sa tama ng alak ay wala na silang hiya sa isa't isa. Pagkalipas ng kalahating oras ay nagpasya na silang umuwi kaya lumabas na sila ng club at nagpaalam na sila sa isa't isa. Dude, una na kami ah. Ingatan mo yan si Hyacinth ah. Huwag mong iuuwi sa bahay niyo. Hindi mo yan asawa. Paalam ng kanyang kaibigan bago ito pumasok sa driver's seat dahil ang iba nilang kaibigan ay nasa loob na ng kotse. Iisa lang kasi ang dala ng mga ito. Nagbiro pa ito kay Makisig dahilan para matawa siya. Hindi naman iyon narinig ni Hyacinth dahil nasa loob na siya ng kotse ni Makisig. Loko ka dude. Sige na, umuwi na kayo. Reklamo niya rito at pagpapaalis. Nagtuluyan ng makaalis ang sasakyan ng mga kaibigan ni Makisig ay pumasok na rin siya sa kotse niya. Saan ang address ng bahay mo? Para alam ko kung saan kita ihahatid. Tanong ni Makisig kay Hyacinth na kasalukuyan na nakahawak sa kanyang ulo na mukhang masakit ito dahil sa tama ng alak. Binigay naman ni Hyacinth ang cellphone niya kung saan pinakita niya ang online location map para ito na ang sundin ni Makisig. Nagtataka ako kung paano mo ako natandaan kanina nung muli tayong nagkita. Biglang tanong ni Hyacinth habang nakatitig kay Makisig dahil bigla iyong pumasok sa isipan niya. Napatingin naman si Makisig kay Hyacinth habang in-start niya ang sasakyan. Madali lang naman tanda ng mukha mo eh. Mula nung nakita kita noon, hindi na mabura sa isipan ko ang itsura mo. Kaya kahit mas gumanda ka ngayon, tanda ko pa rin ang itsura mo. Kahit yung lunal mo sa may kilay ay natatandaan ko. Puna ni Makisig dahilan para mapangiti si Hyacinth. So nagagandahan ka sa akin? Puntong tanong ni Hyacinth.
Oo naman. Kahit siguro sino namang lalaki ay nagagandahan sa'yo. Pag-amin ni Makisig na walang pagdadalawang isip. Ikaw, wala ka pa bang girlfriend? Balik na tanong ni Hyacinth kay Makisig. Alam mo, nung puluwi ka pa lang, kahit gusgusin ka pa noon, napansin ko nagwapo ka. At tama nga ako, ngayong naalagaan mo ng sarili mo at nakapag-ayos ka na, lumalabas lalo ang kagwapuhan mo, kaya imposible na walang nagkakagusto sa'yo. Dagdag ng paliwanag ni Hyacinth. Sabi na nga ba nagagapuhan ka sa akin? Kitang-kita ko yun sa mga mata mo. Natatawa namang biro ni Makisig. Hindi ko naman may tatanggi yun. Walang pag-aalinlangan na pag-amin ni Hyacinth. Hindi mo pa sinasagot tanong ko. Dagdag pa ni Hyacinth. Bakit interesado kang malaman? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Imbis na sagutin ni Makisig ang tanong ni Hyacinth, ay tinanong niya rin ito pabalik. Kahit hindi aminin ni Makisig ay umaasa siyang oo ang isasagot ni Hyacinth. Depende kung wala kang girlfriend. Makahulog ang punto ni Hyacinth dahilan para mapatitig sa kanya si Makisig. Inilapit ni Makisig ang kanyang mukha sa may tenga ni Hyacinth para bumulong dito. E paano kung sabihin ko sayong wala pa akong girlfriend at interesado ako sayo? Nang aakit na tanong ni Makisig na bahagya pang nakiliti si Hyacinth dahil sa hininga ni Makisig na dumadampi sa balat niya malapit sa kanyang tenga. Pagkasabi noon ni Makisig ay hinarap niya si Hyacinth kaya naman ngayon ay sobrang lapit ng kanilang mukha sa isa't isa. Hindi naman nakapagsalita si Hyacinth dahilan para mapatitig lang siya kay Makisig na ngayon ay bumaba na ang sulyap ni Makisig sa kanyang mapupulang labi. Hindi maiwasang maakit ni Makisig sa tila malalambot na labing ito ni Hyacinth. Kahit tinititigan niya pa lang ito ay tila may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan na umuudyok sa kanya para halikan si Hyacinth. Hanggang sa hindi na nakontrol pa ni Makisig ang kanyang katawan, dahilan para mas ilapit niya ang kanyang mukha kay Hyacinth dahilan para tuluyan ng dumampi ang kanyang labi rito. Umawang naman ang mga labi ni Hyacinth dahilan para tuluyan niyang matanggap ang mga labi ni Makisig hanggang sa hindi niya namalayang gumaganti na rin siya sa paghalik nito na napapikit na lamang rin sila habang nagsasalo sa paghahalikan nilang iyon. Mula sa mga labi ni Hyacinth ay bumaba ang paghalik ni Makisig papunta sa leeg ni Hyacinth na sobrang pagkagigil niya ay hindi niya napigilang mag-iwan dito ng marka dahilan para mapatingala si Hyacinth dahil sa sensasyong taglay noon. Nagpatuloy ang kanilang mainit na sandaling iyon kung saan hindi na nila namalayang nahubaran na nila ng suot ang isa't isa. Pinatay na rin ni Makisig ang makina ng kanyang sasakyan dahil hindi niya pa ito napapaandar mula nang start niya ito kanina. Hanggang sa tuluyan nang may nangyari kina Makisig at Hyacinth sa loob ng kotse ni Makisig dahil hindi na nila napigilan ng isa't isa sa temptasyon na pumuno sa kanilang mga katawan. Nakatulog din si Hyacinth sa kotse ni Makisig pagkatapos ng nangyari sa kanila kaya hindi niya alam ang mga sumunod na nangyari. Hanggang sa nagising na lamang si Hyacinth kinaumagahan na nasa kwarto na siya na hindi siya pamilyar kung kanino ito. Nasaan ako? Gulat na tanong ni Hyacinth sa kanyang sarili na napabalikwas pa siya mula sa pagkakahiga. Dahil sa pagtataka, ay mabilis na napabangon si Hyacinth mula sa kama at kaagad siyang lumabas ng kwarto. Tumingin-tingin si Hyacinth sa labas ng kwarto pero wala siyang nakita na ibang tao. Napansin ni Hyacinth ang hagdanan kaya doon niya napagtantong nasa second floor pala siya. Kaya naman, dali-daling bumaba si Hyacinth at pagkarating niya sa sala ay may narinig siyang ingay sa bandang dulo. Tahimik siyang tumungo doon at doon niya nakita si Makisig na nakatalikod pa ito. Dito mo ako dinala sa bahay mo? Tanong ni Hyacinth kaya mabilis na napalingon sa kanya si Makisig habang inaalis niya sa kawali ang niluto niya. Hey, gising ka na pala. Tugon ni Makisig. Oo, dito na kita dinala kagabi. Kasi nakakahiya naman kung dadalhin kita sa inyo tapos ganun ang lagay mo. Eh, hindi ko naman alam kung may kasama ka ron o wala. Sagot ni Makisig sa tanong ni Hyacinth sa kanya. Binuhat mo ko papasok ng kwarto? Muling tanong ni Hyacinth na sa pagkakataong ito ay pumunta na siya sa lababo para maghilamos at magbumog. Nagtataka nga ako ba't di ka man lang nagising nung binuhat kita. Siguro, napagod kita masyado kagabi.
Makahulog ang tuguan ni Makisig na pilyo pa siyang ngumiti. Hindi ah. Lasing din kasi ako noon, kaya ganun. Nahihiyang pagdadahilan ni Hyacinth. Saglit pang napatingin si Hyacinth sa katawan niya dahil napansin niyang iba na ang suot niya at mukhang damit pa ito ni Makisig. Ibig sabihin, ikaw ang nagbihis sa akin? E di nakita mo buong katawan ko. Usisa pa ni Hyacinth sa mga sandaling ito ay namumula na ang kanyang tenga dahil sa hiyang nararamdaman niya. Ako nga. Bakit? Ano pang inaalala mo? E nakita ko rin naman yan kagabi sa kotse ko. Katwira ni Makisig na lalo pang sumilay ang pilyo niyang ngiti. Anyway, sakto. Tapos na akong magluto ng breakfast natin. Kain na tayo. Dagdag na pag-aya ni Makisig kay Hyacinth. Niluto mo lahat ng to? Ang dami naman. Puna ni Hyacinth matapos niyang tignan ang mga pagkaing nasa mesa. Eh, iniisip ko na baka sobra kitang napagod kagabi. Kaya marami akong niluto dahil baka gutom na gutom ka na. Dahilan ni Makisig. Kahit napagod mo ako kagabi, hindi naman ako matakaw kumain. Reklamo ni Hyacinth na kaagad sinubo ang isang sandwich. Lagyan mo muna kaya ng sausage yung sandwich mo. Eh baka naman yung sausage ko ang gusto mong tikman. Biro ni Makisig habang kumakain si Hyacinth dahilan para mapaubo ito. Matapos mabulunan dahil sa gulat ng sabihin iyon ni Makisig. Dali-dali namang inabot ni Makisig ang tubig kay Hyacinth habang panay ang tawa niya. Pagkainom ni Hyacinth ng tubig, ay mabilis niyang pinalo ng mahina sa balikat si Makisig dahil sinabi nito, "Para kang ewan!" Singhal pa ni Hyacinth dahilan para mas lalong mapahagik-gik si Makisig. Hindi na nga napigilan pa ni Makisig ang nararamdaman niya para kay Hyacinth matapos ang nangyari sa kanila nung gabing yon. Kaya naman, nung mga sumunod na araw ay todo effort na si Makisig para lalo nilang makilala ni Hyacinth ang isa't isa. Mabilis man ang mga pangyayari, ngayon naman nila sinulit ang pagkakataon para mas magiging malapit sa isa't isa. Na-enjoy nila ang bawat minuto na sila ay magkasama. Habang pinag-uusapan nila ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang dalawa, mas lumalalim naman ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Buwan ang lumipas bago tuluyang nagkaroon ng relasyon sina Makisig at Hyacinth dahil hindi muna nila minadali ang kanilang relasyon dahil mas naglaan sila ng panahon para mas kilalanin muna ang isa't isa. Nung nakaraan si Johans pa lang ang kinakasal tapos ngayon, ikaw naman Albert! Congratulations sa inyo ha! Hindi mapigilan ni Hyacinth ang maging masaya para sa kaibigan niya dahil nandito sila ngayon ni Makisig sa kasal ng kaibigan ni Hyacinth. Tingin ko, alam ko na kung sino ang susunod na ikakasal. Puna ni Albert na makahulugang tinignan si Makisig at Hyacinth. Bakit parang ang tahimik mo yata, Rowan? Parang nung kasal ko, inaasar mo pa si Hyacinth na 30 years old na pero wala pa rin jowa. Samantala ngayon, mukhang mauunahan ka pang magpakasal. Singit ng isa pa nilang kaibigan na si Johans habang buhat-buhat nito ang anak nila ng kanyang asawa. Sinuwerte lang talaga siya! Reklamo ni Rowan na napakamot pa sa ulo. Ikaw kasi, minalas ka sa pag-ibig. Ikaw ba naman hindi saputi ng girlfriend sa engagement? Kahit sino mamalasin eh. Pang-aasar ni Hyacinth kay Rowan dahilan para magtawanan ang kanyang mga kaibigan. Ang yabang mo ah! Porke nagka-jowa ka lang? Reklamo ni Rowan kay Hyacinth. Ay ganun talaga kapag maganda, di ba babe? Sagot ni Hyacinth na bumaling pa kay Makisig. Yes babe. Nakangiti namang sagot ni Makisig. Nag-asaran pa sila ng nag-asaran sa reception ng kasal ni Albert. Kung nung kasal ni Johans ay si Hyacinth ang pinuntirya nilang asarin, ngayon naman ay si Rowan ang inasar nila ng inasar. Lumipas pa ang mga araw at mga buwan na lalong lumalim ang pag-iibigan nina Makisig at Hyacinth. Hanggang sa hindi na makatiis si Makisig dahil sabik na siyang mapakasalan si Hyacinth. Eksaktong pagkalabas ni Hyacinth galing sa banyo, pagkatapos niyang maligo ay biglang may tumawag na unknown number sa cellphone niya. Nagtataka man dahil gabi na ay may tumawag pa rin sa kanya at dahil sa kuryosidad ay sinagot niya pa rin ito. Hello? Sino to? Tanong ni Hyacinth pagkasagot niya sa tawag. Hyacinth, it's me, Makisig's friend. Available ka ba ngayon? Pagpapakilala ng lalaki sa kabilang linya. Kaagad namang na-recognize ni Hyacinth ang boses nito. At ito nga ang kaibigan ni Makisig. Ha?
Bakit? Takang tanong ni Hyacinth. Ano kasi, si Makisig, inaapoy daw ng lagnat. Tumawag siya sa akin na puntahan ko raw siya dahil hinanghina na siya at hindi na siya makakilos. Kaso nasa out of town tour ako eh. Yung ibang kaibigan naman namin eh, hindi makontak. Kaya ikaw nang naisipan kong tawagan. Kahit ayaw ni Makisig na gawin ko yun dahil ayaw niyang makaistorbo sa pagpapahinga mo. Kaso nag-aala na talaga ako sa kaibigan ko at baka may kung ano pang mangyari dun eh. Pwede mo ba siyang puntahan? Pakiusap ng kaibigan ni Makisig. Loko yun na! Hindi niya pa sinabi sa akin, girlfriend niya naman ako. Ano naman kung maistorbo niya ang pagpapahinga ko? Mas hindi ko naman gugustuhin na nagpapahinga ko rito tapos malalaman kung may sakit pala siya. Reklamo ni Hyacinth. Hayaan mo na. Ikaw lang talagang iniisip niya eh. Pwede mo ba puntahan siya? Hiling pa ng kaibigan ni Makisig. Pupunta na rin ako. Thank you sa pagsabi sa akin ha. Bye. Pagkapatay ni Hyacinth sa tawag, ay mabilis siyang nagbihis ng kanyang damit. Pagkatapos ay susi lang ng sasakyan ang dinala niya at mabilis na siyang umalis papunta sa bahay ni Makisig. Binilisan na rin ni Hyacinth ang pagpapatakbo niya ng sasakyan para kaagad siya makarating. Pagkarating nga ni Hyacinth sa bahay ni Makisig, ay kumaripa siya ng takbo papasok sa bahay nito. Kaagad niyang hinanap si Makisig pero hindi niya ito nakita sa kwarto niya. Kaya naman kinakabahan na ng sobra si Hyacinth. Inikot niya ang buong paligid ng bahay hanggang sa makarating siya sa likuran ng bahay nito kung saan naroon ang swimming pool area. Nagulat si Hyacinth nang sandaling makarating siya sa swimming pool area dahilan para tumambad sa kanya ang maliliit na kandila na nagkalat sa sahig pati ang mga petals ng kulay red na rosas. Dahan-dahang naglakad si Hyacinth habang inililibot niya ang kanyang paningin sa paligid ng pool area. At natagpuan niya si Makisig na naghihintay na sa kanya sa dulong parte ng pool area kung saan nakasuot ito ng kulay gray na suit habang may hawak-hawak na isang bouquet ng kulay pulang rosas. Nang sandaling maglakad si Hyacinth papalapit kay Makisig, kasabay noon ang pagtugtog ng paborito nilang musika ni sinabayan pa ng paggigitara ng kaibigan ni Makisig na siya ang tumawag kay Hyacinth kanina. Nandito rin ang mga kaibigan ni Hyacinth na sina Johans, Rowan at Albert na todo ngiti ang mga ito kay Hyacinth, kaya hindi mapigilan ni Hyacinth na mapangiti rin. Para saan to? Tanong ni Hyacinth kay Makisig nang sandaling makalapit na siya rito dahil wala siyang kaide-ideya sa nangyayari. Hindi naman sinagot ni Makisig ang tanong ni Hyacinth. Bagkos ay inabot na rin ito ang isang bouquet ng bulaklak. Maaari mo bang isara sandali ang mga mata mo para sa akin, babe? Kinakabahang tanong ni Makisig dito. Nagtataka man ay sumunod na lang din si Hyacinth at kaagad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Open your eyes now, Hyacinth. Pagkalipas ng ilang segundo, ay sabay-sabay na sumigaw ang mga kaibigan ni Hyacinth kaya naman dahan-dahang iminulat ni Hyacinth ang kanyang mga mata at kaagad niyang nakita si Makisig na nakaluhod sa harapan niya dahilan para mapatakip si Hyacinth sa kanyang bibig matapos niyang makita ang hawak-hawak ni Makisig na sing-sing na nakalahad ngayon sa harapan niya. Kung magsusugal man ulit ako, hindi na iyon sa paraan kung saan mawawala sa akin lahat ng yamang mayroon ako dahil sa pagkatalo ko. Kung susugal man ako, sisiguraduhin kong sa'yo lang iyon, Hyacinth Hernandez. Susugal ako para sa pagkakataong ito para makasama ka lang panghabang buhay. Itataya ko lahat ng mayroon ako, lahat ng yaman ko, makuha ko lang ang matamis mong oo, babe. Kaya naman, Hyacinth Hernandez, I want to be with you forever and for the rest of my life. Will you marry me? Pahayag ni Makisig ng kanyang tunay na pagmamahal, kasabay ang kanyang pagtatanong na labis niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Nangilid naman ang mga luha sa mga mata ni Hyacinth habang pinapakinggan niya ang mga sinabi ni Makisig na mas lalo siyang naiiyak ng tuluyan na siyang tanungin ito. Walang pag-aalinlangan na mabilis na tumango si Hyacinth ng sunod-sunod. Yes, babe. I can't think of someone else I want to spend my life with because it's only you. Yes, Makisig. Yes, I will marry you. Pagkasabi noon ni Hyacinth, ay mabilis na isinuot ni Makisig sa kanya ang singsing at mabilis itong tumayo para halikan sa noo si Hyacinth. At nasundan iyon ng mahigpit na yakap na kaagad namang ginantihan ni Hyacinth. Nagpalakpakan naman ang mga kaibigan nila ng sandaling iyon hanggang sa nanatili silang magkayakap sa isa't isa.
hanggang sa lumipas ang 2 buwan matapos ang kanilang engagement noon. At ngayon nga ay tuluyan nang ikinasal sina Makisig at Hyacinth. Umiiyak ka ba, Rowan? Tanong ni Johans kay Rowan habang magkakasama silang magkakaibigan dito sa reception ng kasal. Maging ang newlywed na sina Makisig at Hyacinth ay kasama nila. Oh? Sinong nagsabing umiiyak ako? Patay-mali siyang tanong ni Rowan na umiwas pa ito ng tingin. Sus! Huwag ka na magkunwari dyan. Di bagay sa'yo. Bakit ka umiiyak, ha? Di naniniwalang gatong ni Albert. Oo na! Ano kasi? Amimiss ko lang si Hyacinth. Pag-amin ni Rowan na mabilis niyang pinunasan ang mata niya para walang ebidensya ng luha, dahilan para asarin siya ng magkakaibigan. Ang OA naman ito? Hindi naman ako mawawala, okay? Tsaka hilig-hilig mo nga akong asarin tapos sasabihin mong mamimiss mo ko? Reklamo ni Hyacinth dito. Eh syempre, mayroon ka ng bagong buhay at mas importanting priorities kaya for sure, hindi ka na gaanong makakasama namin. Eh alam mo namang pang-aasar ko sa'yo ang paraan ko para iparamdam ko sa'yong mahal kita. Namin, bilang kaibigan. Katwirang pa ni Rowan na hindi magawang tignan ng diretso si Hyacinth. Sus, halika rito! Utos ni Hyacinth kaya naman nahihiya pang lumapit sa kanya si Rowan pagkatapos ay nagyakapan silang dalawa. Huwag ka nang umiyak. Kahit palagi mo akong inaasar, kukunin naman kitang ninong ng anak namin kaya for sure, magkikita pa rin tayo ng madalas dahil huhututan ka pa ng inaanak mo. Dagdag na punto ni Hyacinth dahilan para magtawanan sila. Huwag mong sasaktan ang prinsesa namin Makisig ah. Hindi namin hinayaang saktan niya ng kung sino-sino kaya mahalin mo yan at huwag paiyakin. Dahil kapag ginawa mo yun, kaming tatlo ang susugod sa'yo. Banta ni Rowan kay Makisig. Huwag kang maglala, Rowan. Safe sa akin si Hyacinth. At gaya nyo, ay hindi ko hahayaan masaktan ng reyna kong ito. Sinserong tugon ni Makisig. Pagkatapos ng kasal nilang iyon, ay masayang nagsama sina Makisig at Hyacinth sa isang bubong ng matagal na panahon. Kasama ang kauna-unahan nilang anak na lalaki. Bawat araw na lumipas ay ipinaramdam nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kahit anumang pagsubok ang pagdadaanan nila sa buhay, hinarap nila iyon ng magkasama, matatag at may tiwala sa isa't isa, dahilan para mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Pinatunayan ni Makisig at Hyacinth na ang pagmamahalan ay hindi puro lang saya. Darating ang araw na susubukin tayo ng panahon at ang kailangan nyo lang ay harapin ito ng magkasama at huwag susukuan ang isa't isa. Pinanindigan nila ang kanilang ipinangako sa harap ng altar nang may pagmamahal at may respeto sa isa't isa. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out to our avid listeners kagaya nina Maricel Tupue from Antipolo City at Family Pilia. Hello din to Rachel Rivera from Kuwait, Gajain Lipon from Mandaue City, Cebu, Jonathan Andales from San Remigio, Cebu, Remia from Japan, at hello din to Jezebel Agaid from Oman, Rowanalyn Padilla from Carangian, Tarlac City, Annalyn Montaño from Bacolod City, Bibing Lau from Balono, Isabela City, Basilan, at Rose De Jessica from Jordan. Hanggang sa muli po, ingat!